Yo, what's up sa inyo mga kaibigan? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, bibigyan ko kayo ng update sa ating fish room at nagbibreed tayo ng mga balloon mollies. Meron tayo dito mga silver and balloon mollies. Nasasayang din ako sa mga anak nila dahil kinakain lang nila yung anak nila. Kasi nga lang community sila guys. Yan, ako community, nakakain yung mga anak nila. Pero meron ako mga nahiwalay dito, mga iilan. So ngayon, gagawin natin. Dito sa ating available na tub na pinag-istakan natin ng tubig ay gagawin natin siya ulit na breeding tub. Kung naaalala niyo dati yung ano, yung huli kong video, siguro mga 5 months ago, ginawa na natin itong breeding tub ng mga balloon molds at ang dami natin na pa napaanak. Mga 24K na balloon molds at lahat ng anak doon ay na-dispose din agad dahil nga sa sobrang ganda nung kinalabasan. So ngayon dito guys, sa mga pansin nyo, nagdadagdag tayo ng tubig. Nagdadagdag tayo ng tubig, direct na yan sa gripo dahil nga mas marami naman yung stock water kaysa sa bagong tubig na nilalagay. So okay lang yan kahit na may chlorine, mas marami tayong stock water tsaka konti lang ilalagay natin na tubig. So, ayan, pang refill lang. So dito mapansin nyo guys, ganoon din nagkayari, naiiga rin sila tapos at the same time dito na tayo kumuha ng tubig pa nagpapak tayo ng mga orders. At ayun guys, simulan natin. So napakita ko pala sa inyo guys yung ating breeding cage. Ito. So ito yung chicken wire butt na tawag, chicken fence na tinatawag. Ayan. So gagawin nyo lang guys, para gumawa kayo ng ganito, magkakat lang kayo ng pabilog, tapos lalagay nyo lang siya ng wall na chicken fence. Tapos lalagay nyo lang siya ng ziplock. Ayan. So ganito lang yun. Ayan na tawag dito. Nylon strips. Yun, nylon strips. So, ayan. So, ganito na yung kakalabasan niya, guys. So, ang purpose kasi nito, guys, kaya tayo gumawa nito, para yung mga breeders natin, yung mga balloon molds natin, ay nasa loob, nagbe-breed, tapos yung mga anak nila lalabas. So, kaya ganito siya kanaki, guys, para hindi naman ganun ka-stress yung mga buntis natin, yung mga balloon molds. Kasi pag sobrang liit, nakaka-stress, nagsusundutan agad sila. Pag ito kalalaki naman, mapas na lalaki yan, nakaka-recover sila dahil nakakatago sila sa corner-corner. So, ayun guys, lagay natin ito doon, ibaba camera ko lang dahil medyo madilim yung part na doon at the same time, papakita ko sa inyo yung mga bago natin dumating na plants. So, ito guys, dito natin siya ilalagay. Ayan. Okay, sakto siya dito. So, yan, dito nakalagay itong ating breeding cage. Tapos, nandito naman yung ating mga plants. So, kakadating lang nito kanina, guys. Assorted to. Meron tayo ditong Stricta, Medusa, Water Sprite, Kabomba, Bacopa, yeah, Ludwigia, yeah, marami tayo dito mga available. Yan, Kabomba. Ating mga available na plants. Diba? Solid dyan. So, dito magtatago yung mga fry natin. No? So ito guys, okay na yan. Masyado naman nagdagdagan ng tubig to. Pabalik natin siya dito. Tapos, ito naman guys, yung mga plants na dumating na iba. Ito yung mga guppy grass. So ito guys, okay lang to kahit dito na nakalagay to. Ang gagawin ko na lang ay siguro ilalagay natin siya sa may mga may ilaw. Tapos hayaan natin siya mag-float. Okay lang yun sa kanila. So siguro, dito, sa mga ginto. Dito nakalagay yan, okay lang yan. Yung maaarawan lang guys, huwag yung babad sa araw. Shade lang yung kailangan nitong mga halaman na to. Kung mapapansin nyo guys, sa ibang bansa, especially sa US, yung mga setup ng pagbebenta nilang halaman, mga naka-plastic, para nakikip yung moisture sa loob ng plastic at nabubuhay yung isda. So nakasabit lang yun, mga panood nyo sila Cory, yan. Yung mga YouTuber na yon, makikita niyo yung mga halaman na naka-plastic lang, ay naka-plastic kasi nakasabit lang, tapos may ilaw sa taas, tapos iba ibang klaseng ano, halaman. So ganun yung ginagawa natin dito, halos ganun lang din. So dito, dahil meron naman tayo sa labas, ganyan nagalagay. Para bukas, maaarawan sila, okay na yan. Kasi nakori kasi, yung setup nila, ang big time. Big time na yung mga setup nila guys. Mga nasa, may mga store na yun. So ayun, ang gagawin naman natin guys ngayon, huhulihin naman natin itong mga to.
Yeah, kasi dito, ang dami na namatay dito na ano yun, may mga ilan pa natira dito mga fry. May mga namatay dito guys, kasi nga, nagpalit ako ng tubig, di ko napansin na may fry pala. Kaya dito nagkatago sa mga bato, ang dami. Kasi nakita ko, naglulutangan na lang. Ayan. So, ayan. Wala pang mga laman to guys, dahil nga hinihintay pa natin mag-drop yung iba. Kasi ito guys, once na nag-drop to, kaya mapapansin nyo, sobrang laki na yan. Once na nag-drop yan, ayun. Ito, ano to? Ang taga na tong fry na to. Hindi nyo to anak. Basta yan. Tapos ito, meron pa dito. Ayan. Once kasi naman nag-drop yung mga yan, papapuntay natin sila dito. Papa-recover natin, tsaka natin sila ibabalik dito sa kanilang mga dating kasama. So guys, hulihin ko lang itong mga balloon mollies. So ayan guys, nahuli na natin yung ating mga balloon mollies. Yan, yung iba may mga laman na yan, may mga fry na yun sa loob. Yan. So nagtira ako ng konti, pang display natin dito syempre. Yan, may mga tira pa dyan. Tapos ito ilalagay natin. Dito sa ating ginawang breeding tub. Yan, nalagay na natin sila dito. So okay lang guys, kahit i-direct nyo dahil same naman sila ng room temperature. Yan. So yan, konti lang yan para hindi naman sila ganun kasiksikan dito sa ating breeding cage. So yan guys, ganyan lang at bukas o sa isang araw, hintay natin at baka may mga lumalangoy na dito sa ating plants. So bale guys, available din to sa ating page yan. So mapansin nyo guys, nagpo-post tayo sa ating page, available lahat yan sa ating page. Ayan, so mapansin nyo guys, kunti na yung mga isla natin. Ano ito, nagdadagdag ako dito ng tubig dito. Ayan, katulad yan guys, normal yan pag mga dumadating dito na isla. Yung mga medyo hindi nakaka-recover sa biyahe, nagkakaroon ng ganyan. Yung iba, tumatagal naman yung ganyan. Ano, parang nadadamage yata yung internal nila. Dahil sa pangyayari sa biyahe. So far, isa lang naman yung nagkakaroon yun sa atin. Ayan. Kapansin nyo dito. Ayan. Okay na okay. At kung mapapansin nyo dito guys, kukunti na lang yung isda natin. Yung mga glotetra natin guys, kukunti na lang sila. Dahil nakapromo tayo. So kung gusto nyo mag-visit guys, nakapromo tayo especially sa ating mga suki. Dahil bumabawi ako sa mga suki. Ayan. Nagpapasalamat ako dahil sa years na bumibili na sa akin. Ngayon December, ako bumabawi sa kanya sa mga papromo ko. Kung nakapunta na kayo dito guys sa mga ibang suki ko dyan, alam niyo yung promo ko, almost 50% off. Ano, naka-wholesale price sa kanila with no minimum purchase. Yan. So yun guys, ang ating mga glotetra, kukunti na lang, mga mollies. Marami pa yung mollies natin. Mga rosy tiger barbs yan, nandito pa naman. Ito, okay pa naman sila. Ito guys, nabawasan na sila, kukunti na lang. Yeah, nabawasan na sila. Yeah. Kasi nga guys, nagparent yung Capitolio sa amin, sa akin ng mga koi. So kung nakapalo kayo sa page, o kaya nakita nyo yung mga shorts ko dito sa YouTube, makita nyo guys kung ano nagyari. So yan, kukunti na lang din sila. Kasi to guys, lalagdagan pa natin ng ano, madaming lagayan. Hindi lang ako makaalis dito sa shop at madami tayo sinusupply ngayon iba ibang lugar. So ito okay na to, tanggalin na natin itong house. So ayan, dito guys, meron tayo ditong stock na tube. Papasingawin natin to ng mga dalawang araw bago natin refillan ulit itong mga to. So hindi naman nila kailangan ng masyadong punong-puno, okay lang din naman yung ganyang pababaw lang. Wala namang kaso yun. Pero nga, syempre, dinadagdagan natin yan para mas marami silang space na paglangoyan. So, itong mga danyos, mga top swimmer yan. Pag sinabi natin top swimmer, nasa top sila. Yan. Glotetra, kahit saan nyo, baba, taas. Hindi pala, so nasa mid and top yan. Kasi pag sinabi natin baba, yung mga sa baba, mga koridoras. Yan, mga bottom dwellers. Yan, mga koridoras, mga nasa baba. Glotetra, yan, mapapasin nyo. Parang glotetra, parang ganyan eh. Taas baba, gitna eh.
So, ayan, ito guys. Ito pala, taas natin to. Ayan, para meron tayong extra pump. Tapos ito, bibigyan ko na lang kayo guys ito ng update. Ayan, ang importante na setup na natin at marami tayong parating pang plans. At baka by, ewan ko, hindi ko pa masad. Baka sa isang araw, mapagparating tayo ito ng mga alaga nating mga isda. No? Dahil marami tayong paglalagyan ulit dahil kukunti na lang sila ulit. So yun lang guys, sana ginyo ganyan sa video na to. Quick video lang naman to. No? Update lang kung paano mag-bring ng mga balloon monies. Ganun lang kadali guys. Samahan nyo lang ng pasensya kasi nga mag-breed pa yan. Mga ngapa-ngapa pa yan sa ibago nyo lang environment. At ayun, sa paglilinsa mo ng tubig, yun po lang. Kasi sa akin, parang dagdag na ng dagdag ng tubig dito kasi nga naiiga sa pagtagal, sa pag-init ng panahon yan. Kaya yun yung ginagamit natin na tubig pang packaging natin. So yun lang guys, sana ginyo rin sa video na to. At mayroon kayo mga request ng mga video, comment down below. So yun lang guys, shoutout sa mga gusto mong pa-shoutout dyan. Nakalimutan ko yung mga ibang shoutout natin. Sa susunod na video guys, magsisimula tayo na mag-lista ng mga shoutout natin para mapromote din natin yung mga kapwa natin fish keepers. Ano? So yun lang guys, happy fish keeping sa inyo. Keep safe and God bless.